Mga kada, napakahalaga ng gamit ng ballpen sa ating pamumuhay. You heard me right, ballpen sa ating pamumuhay araw-araw. Ito ang ginagamit nating panulat para ma-express o masabi natin in writing ang ating gustong sabihin. Kaya naman para sa araw na ito ay mga fun fact trivia tungkol sa ballpen ang isa-share natin dito lamang sa Toni Knows. Everybody knows! Nariyan ba ang ating Barangay KU members? Samahan nyo naman ako. Ayan, Barangay KU. Kaya para sabay-sabay tayo sa na makapulot ng karagdagang kaalaman. Ayan. Okay. Fun pen trivia number one! Alam nyo ba na ang average na ballpen ay kayang makasulat ng humigit-kumulang na 45,000 na salita bago ito maubusan ng tinta? Kung ayaw nyong maniwala, mga kada, bumili kayo ng ballpen. Tapos subukan nyo mamaya at bilangin nyo bawat word na may susulat nyo at tingnan nyo, mamamangha kayo. At before you know it, humigit kumulang 45,000 words nga ang inyong makukonsumo o may susulat, di ba, bago maubos ang tinta. Tapos i-message nyo kami rito sa Kada Umaga. Pero bili kayo ng bagong ballpen, ha? Kasi baka wala ng tinta yun eh. Okay? Fun pen trivia number 2! Alam nyo pa, nanonay ginagamit bilang panulat ang balahibo ng ibon. Ito ay tinatawag na quill pen or quill na pangunahing panulat mula noong taong 700 AD hanggang 1700s. Bagamat swan feathers ay talaga namang gold standard, di ba? Swan feathers make for best quill pens. Mas madalas gamitin ang goose feathers bilang panulat dahil ang swan feathers ay mahirap hanapin at may kamahalan. Habang ang crow feathers, feathers ng uwak. Crow feathers naman ay ginagamit na quill for writing fine lines. Wow, kakaiba. Kasi di ba yung kanilang bone, di ba yung gitna? Di ba yun ang napaka-fino. Finong-fino. Fun pen trivia number 3! Alam niyo ba na ang idea ng pen with an ink container ay dahil sa inis? Nangyari ito, nagalap ito, nabuo ito dahil sa inis ng isang tao na tuwing natatapon ng ink o tinta, naiinis siya dahil nadudumihan ang kanyang mga kamay at damit. Noong taong 973 AD, I guess dapat 973 AD, isang African caliph ang inis na inis tuwing natatapunan ng tinta ang kanyang kamay at damit. Kaya't kinumisyon niya ang isang tao na gumawa ng panulat na hindi na siya dapat matapunan ng ink nga naman, di ba? Dito na imbento ang fountain pen. Fountain pen na halos kapareho ng disenyo ng modern pens na ginagamit sa panahon ngayon. Hanggang ngayon may fountain pens pa rin. Kung hindi dahil sa kanyang request ay hindi siguro may imbento ang modern day ball pen na alam nating lahat. Fun pen trivia number 4! Alam nyo ba kung ano ang common types ng pens na ginagamit? Una, nariyan ang ballpoint pen o biro pen. Ikalawa, ang gel pen. Ikatlo, ang fountain pen. Ikaapat, ang brush pen. At ikalima, ang marker pen. Highlighters are another type of a different kind, di ba? Ibang klase ng pens ang mga ito o panulat na madalas gamitin ng mga tao sa iba't ibang pagkakataon. Akala ko kasama sa common type of pen yung pen de sarap. Daming pen noon, ha? Pen de sarap, tatlo. Okay, fun pen trivia number 4. Alam nyo ba na ang ballpoint pens ay mayroong maliit na brass o steel ball sa dulo nito? Kaya ballpoint, ang brass o steel ball na iyon sa dulo ng ballpen ang siyang nagdi-distribute ng ink evenly and does not allow ink to dry. Talagang napaka-actually, kung titingnan nyo, we take it for granted, pagkatapos na tinatapon na natin, but it's a very high-tech na gadget. It's super high technology and it's super innovative. Diba? Kasi yung ball
doon sa loob. Yun ang innovation doon. Ang mga World War II pilot ay madalas gumamit ng ballpoint pens dahil hindi sila nagli-leak kapag sila ay nasa ere habang lumilipad, hindi gaya ng ibang pens na tumatagas ang tinta. Fun pen trivia number 6! Alam niyo ba na ang regular ballpoint pen ay kayang mag-drawing ng linya na may habang humigit-kumulang na 2 kilometro? Kaya nga, di ba, meron tayong isang brand na gano'n, di ba? Talaga namang kaya niya magsulat hanggang doon sa dulo ng dagat. Ang sukat na yun ay 6 times longer kung ikukumpara sa haba ng Eiffel Tower or Tour Eiffel. Eiffel Tower. Fun pen trivia number, umigis tayo. Hi, Kai. Are you excited sa segment natin mamaya? Oh, dito ka lang, Kai. Dito ka lang. Oh, bye-bye, Kai. Cute. I think we should have Kai every day. Fun pen trivia number 7! Alam niyo ba na minsang nailigtas ng ballpen ang buhay ng mga kilalang astronaut na sakay ang Apollo 11 expedition? Habang nasa buwan ay napansin ni na Buzz Aldrin at Neil Armstrong na nahulog ang engine switch mula sa circuit breaker na dahilan para hindi agad umandar ang kanilang space shuttle. Ang naisip nilang remedyo, i-jam ang isang felt-tip pen sa butas kung saan nakalagay ang engine switch. Amazing! I like this trivia. Buti na lang at gumana ang kanilang naisip na idea at naligtas sila at yun nga, nakabalik sila ng ligtas sa Earth. Dagdag trivia pa kung paano pwedeng maging lifesaver ang ballpen, di ba? Alam nyo bang, pwede mo rin gamitin ang katawan ng ballpen bilang hingahan o breathing device kung sakaling kailangan mong lumubog sa tubig ng matagal na panahon. Ito pa, kung halimbawa nagkaroon tayo ng pagbabara or blockage sa lungs, di ba, yung ginagawa nila, ito, kailangan medical expert ang gumagawa nito. They jam the vessel, yung cylindrical na vessel, straight into this part dito sa ilalim ng ating throat para magkaroon ng passageway ang hangin. So, lifesaver yan. If I were you, I would not throw away these ball pens kasi yung cylinders na gagamit. But, do not do it, okay? Kailangan eksperto ang gagawa niyan. And God forbid, di ba, ay may lagay tayo sa ganyang klaseng emergency. Fun pen trivia number 8! Alam niyo ba na kapag nakahawak ang tao ng ball pen sa unang pagkakataon, ay pangalan niya ang isinusulat niya. Try it. Oh, you've tried it. Yeah, 95% of the time ay napatunayan na kapag binigyan mo ng isang pen, ang isang tao ay susubukan niya nga naman talaga ito, di ba? Kung maayos ang magsulat, maayos ang sumulat, tatry-try niya, tatest niya. Tapos ang unang isusulat ay ang pangalan o kaya yung pirma, yung signature. Pinin nyo, ginawa nyo na yan. Kapag nasa bookstore kayo at bumibili kayo ng ballpen, tapos tinatry nyo, tapos pirma nyo. Kaya kapag pumupunta ako sa bookstore, narito pala sila Claire. Dito pala sila. Kasi di ba, sinusulat natin yung pangalan. Ang tanong, ano kaya ang iyong unang isusulat kung may nung natirang 5%, di ba? Yung natirang 5% ng populasyon na yon. Mga kada, sana nag-enjoy kayo sa mga nakatutuwang trivias tungkol sa pen na ibinahagi ko sa inyo. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na fun triviahan. Kada umaga, dito lang sa Toni Knows! Everybody knows!